Hi, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. This is your gem in your tardiders. So, air sign, alam natin ang sitwasyon na na-encounter or may encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So, this may or may not resonate with you. So, don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So, kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, possible na nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Maaaring yung mga advice and messages na mapupull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, give me your energy. Air sign, you have Queen of Cups, a water sign. The Fool energy. And Knight of Pentacles, an earth sign. Air sign, Gemini, Libra, and Aquarius, possible na ikaw ay connected with a water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces, and an earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. I'm getting here an energy of self-love, self-care. Sa ngayon, naka-focus ka sa self-improvement ng buhay mo. Maaaring ikaw ay naka-focus sa mga anak mo, sa pamilya mo. This time, sila yung priority mo. Di ba? May marami kang pinagdaanan sa buhay, pero sa ngayon, parang mas nagpapakatatag ka para sa kanila at para sa sarili mo. You have the full energy, taking a leap of faith. Di ba? Parang you are just going with the flow right now. Ayaw mo magpaka-stress. You just want to enjoy your life. And nafe-feel ko sa energy mo ngayon, air sign, you are really confident sa sarili mo. Yung tipong wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao, basta gagawin mo kung ano yung makakabuti para sa'yo at para sa pamilya mo. You have the Knight of Pentacles. May paparating sa buhay mo. Be ready. Maaring ito ay a new person, maaaring someone from your past na magbabalik, possible din na this is a new opportunity or blessing para sa'yo. An earth sign energy with the Knight of Pentacles, very slow movement. Mabagal yung pagdating, maaaring years in the making itong energy na ito, maaaring matagal na itong dapat nakarating sa buhay mo, pero dahil meron nga tayong perfect and divine timing, diba, darating yan sa tamang panahon. Let us see the full energy. Give me the full energy for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. The world. Meaning to say, you are taking a leap of faith right now. Diba? Wala ka nang pakialam sa sasabihin ng ibang tao. You are just enjoying your life, going with the flow. And this changes everything. Ibig sabihin to, pinili mo na maging masaya. Maaring dati, iniisip mo pa yung sasabihin ng ibang tao. Diba? Parang feeling mo yung validation ng ibang tao sa paligid mo nagmamatter sa'yo. This time, wala ka nang pakisasabihin nila. The world energy, change in your life, change in your situation, this will makes you happy. Dito ka magiging masaya, dito ka mas magiging komportable sa buhay mo. Yung tipong, kahit may mali kang magawa, who cares? Diba? Maaring dati, apektado ka sa validation or sasabihin ng ibang tao, pag nagkamali ka, parang sisisihin mo ang sarili mo. This time, parang nagbago ang lahat. Pag nagkamali ka, nadapa ka, bangon ulit. And you can do better. Lesson learned from the experience. Ganun yung confident mo sa sarili mo ngayon. Ganun yung aura mo, air sign. Let us see the Queen of Cups. It feels like nagbago rin ang pananaw mo sa buhay. Give me the Queen of Cups for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Give me the Queen of Cups. King of Pentacles, an earth sign. Diba? Possible na ang iba sa inyo ay connected with someone na mayaman. Wealthy. Kumbaga, maraming business.
may potential na you are connected with someone na masipag, workaholic, naka-focus sa business, sa career, 'di ba? Kaya maunlad yung buhay, masagana. Possible din na ikaw, air sign, ikaw mismo ay nagpapaka-busy para magkaroon ng maganda at masaganang buhay para sa pamilya. I'm sensing na this year, kung sa papaanong paraan man, makakamit mo yung nais mo, you will receive abundance and success. When it comes to money, finances, maganda yung flow ng pera sa'yo ngayong taon. Kung ito man ay based sa effort mo or maaaring you will find someone na talagang stable sa buhay, meaning to say you deserve to have a better life. This year, your life will change for the better. Itong taon na ito, nafe-feel ko na magiging maganda at masagana ang buhay mo. Let us see the Knight of Pentacles in your energy. Give me the Knight of Pentacles for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. The Tower. Kung ano man yung paparating sa buhay mo, this will be a sudden change para sa'yo. Bigla ang pagbabago. Gaya nga ng sabi ko sa'yo, maaaring years in the making itong paparating sa buhay mo. Be ready. Kasi itong sudden change na ito, ito yung magiging reason para maituwid yung landas ng buhay mo. Kumbaga, yung purpose na magkaroon ng sudden change sa buhay mo, magkakaroon ng clarity. Kung ano man yung paparating sa buhay mo, parang ito yung magiging reason para matuwid yung landas na tinatahak mo sa buhay. Maitama yung landas na pinatutunguhan mo. Kung minsan may mga question ka sa buhay na parang hindi nag-work out yung mga bagay sa paligid mo, parang hindi okay ang lahat, this time, kung ano itong paparating sa buhay mo, this will change everything. Sudden change in your life. Be ready for that shift. I'm getting here a good news. Kung ano man yung Knight of Pentacles na yan, sa career, sa business, sa love life, possible na ang iba sa inyo, will have a potential long-term commitment with someone. Maaring marriage. Let us see. Let us get more energy for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air Sign, you have here family room, your comfort zone. Diba? Ito yung priority mo. Your family. Your loved ones. Sila yung dahilan kung bakit ikaw ay inspired and motivated to do great things in your life. Mature man. I'm getting an energy na you are connected with someone na very stable. Possible na kayo ay in a long distance relationship. Maaring siya rin yung Knight of Pentacles na darating sa buhay mo, na matagal nang pinaplano. Wealthy man. May kaya, mayaman. Makapangyarihan. When it comes to finances, stable yung person na ito. And a child. Possible na siya ay may anak or ikaw yung may anak. Resonate as it is. And possible din na this is the sudden change. Bigla ang pagbabago sa inyong sitwasyon. You will bear a child for those who are connected with this energy. So resonate as it is. That is a blessing for you this year. Let us see, Angel Guide. Let us get more clarification for Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Maaring para sa ibang Air Sign, ngayong taon, bubuo ka ng sarili mong pamilya. And that is a sudden shift sa buhay mo. Okay. You have here air sign, 10 of swords and air sign.
Endings bring new beginnings. Kung ano yung nagtapos, may bagong paparating. Diba? There's something new in your life that will give so much happiness para sa'yo. Eight of Cups, water sign, you are moving on. You are letting go of your past and moving forward for you to have a better life. This is a really a good change for you. Air sign. You have Knight of Swords, an air sign. May paparating talaga sa buhay mo. Be ready for that shift. Kung sino man itong paparating na ito, ano man yung energy na makukuha mo, I'm sensing that this will make you happy. And Ten of Cups, a water sign. Kaya nga nang sabi ko ang iba sa inyo, maaring magkakaroon ng chance na bumuo ng sariling pamilya this year for you to have a happy and better life with someone na masasabi mo may partner ka na, makakasama mo sa pagtanda. This is really a major shift para sa iyo, air sign. Be ready. Let us see, angel guide, give me some message, advice for air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Okay. Air sign you have here. Not the right time, there's a perfect timing, 'di ba? Kaya nga matagal yung pagdating because this is the perfect timing. Unlikely, not sure, meditate and contemplate. Listen to your intuition, listen to your gut feeling. Ask your angels for some guidance. If you have to make a decision, ask your angels. And within the next few months, very soon, maaring ito na yung paparating na Knight of Pentacles sa buhay mo kasi matagal na itong pinaghanda para sa'yo or inihanda para sa'yo. Just to wait, diba? For the perfect timing. Lahat ng nangyayari sa buhay mo, may purpose yan, may dahilan. Always remember that. Helpful people, if you want some advice, 'di ba? May mga taong handang tumulong sa iyo at willing tumulong sa iyo. Huwag kang mahiyang humingi ng tulong kung kinakailangan mo. Andiyan sila para sa iyo, your family, your friends, your relatives. You are not alone, air sign. And just trust. 'Di ba? Na nangyayari sa buhay mo, planado 'yan. Tiwala lang. Huwag mong sabihin na huli na ang lahat. No. It's never too late para sa'yo. Just trust, there's a perfect timing. May magagandang paparating sa buhay mo and that is a major shift para sa'yo. I'm getting an energy that you will be happy. So thank you, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, air sign.